What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, paano gumamit ng hearing aids, paano gumamit ng hearing implants, at syempre mga practical application ng mga speech therapists and rehabilitation techniques para makadinig kayo uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isa akong clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa itong Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kasi alam nyo guys, sa Pilipinas medyo kukunti lang yung mga audiologist and yung mga nagbibigay ng information about hearing is sadyang maliit lang. Okay, so if you are new to this channel, please hit that subscribe button and hit that notification bell para sa daily dose ng Earflix. Okay, so ang topic natin for today is just a continuation ng ating topic last week, which is about home remedies. So for today's episode, ang kadalasang tinatanong is gaano ka-effective ang bawang, okay, sa paggamot or as home remedy para sa luga o yung tinatawag nating otorrhea. Okay, so bago ang lahat, kung gusto nyong i-check yung ating previous blogs about otorrhea, diyan makikita nyo sa taas, at about yung last week's episode, makikita nyo rin yung link sa taas uli. Yan, nandiyan lang siya. Okay? So, yun na nga. Medyo complicated kasi pagdating sa otorrhea kasi nga, una sa lahat, hindi natin alam kung nanggagaling siya sa external ear or sa middle ear. Okay? At bukod dun, maraming mga vlogs ngayon sa YouTube ang nagsasabi na effective ang paggamit ng bawang. Okay. So, ang ginawa natin, nag-research tayo at nag-check tayo ng mga journals o yung mga research papers ng mga eksperto about bawang. Okay. Ang aking napansin is, o yung aking na-discovery is, walang ganong mga paperworks pagdating sa ating tenga. Okay. Ang nasasabi sa mga research paper, effective siya yung bawang sa meron siyang medicinal property pagdating sa mga cardiovascular diseases, hypertension, pagpapababa ng cholesterol, at sa mga diabetic patient. Okay, ang nakita kong paper is isa sa mga study na kung saan ginamit nila yung bawang at inalam nila yung chemical compound na makakatulong pagdating sa gamutan ng mga bacterial infection. Okay? So, since wala tayong makitang paper about ear infection, naghanap na lang tayo ng mga papers about, in general, bacterial infection. So, base dun sa nabasa kong documents, ang bawang pala ay meron siyang tinatawag na bacterial inhibitory compound na tinatawag nating allicin. Okay? Itong allicin na to is napaka-effective pagdating sa gram-positive at gram-negative bacteria at lalong-lalo na sa mga amag or fungi. Ginamit ng mga eksperto itong allicin na to in vitro setting. Ano ba ibig sabihin ng in vitro setting? Ibig sabihin ng in vitro is sa laboratory. Okay. Bukod dun, ginawa ng mga eksperto is kumuha sila ng maraming bawang para ma-extract tong allicin na to para magkaroon sila ng potent or purong extract para gamitin dun sa test. Okay. At bukod dun, tulad nga na nabanggit dun sa paper na yon, ang allicin is
ang chemical property niya lang is bacterial inhibition. Ibig sabihin ng bacterial inhibition is hindi niya napapatay yung bacteria, bagkus eh napapabagal niya lang ang pagdami nito. Sa makatuwid, kung ako yung inyong tatanungin bilang isang professional, medyo alanganin na gamitin itong home remedy. Una sa lahat, sa isang bulb ng garlic, hindi tayo makakasure kung gaano kadaming allicin ang content nito. At para makapull tayo ng allicin extract, kailangan nating gumamit ng mas complicated na mga procedure para maging puro nating makuha itong compound na to. Bukod doon is tulad nga ng nabanggit ko nung una, wala tayong konkretong study na ginamit talaga ito sa ear infection. Kumbaga ginamit niya lang, or yung mga researchers ginamit lang to in laboratory setup. Okay? At ang huli, ang ating ear infection, since kung titignan niyo yung kanyang location, di ba? Dumaan muna siya sa skin, meron siyang balat at meron siyang mucosal layers na kung saan posibleng hindi lang isa o dalawang bakterya ang meron. Posibleng napakaraming mga family ng bakterya ang pupwedeng maka-infect or maka-co-infect sa inyo during ear infection. Okay? Final say, if you're experiencing or nakakaramdam kayo ng otorrhea, please consult your ENT. Okay? Para masilip ang inyong tenga at mabigyan kayo ng prescription o reseta para sa antibiotics. Okay? At doon naman sa mga merong nakakaranas ng paghina ng pandinig, please see your audiologist para matest ang inyong pandinig at malaman nyo kung anong current status ng inyong hearing. Okay? So, that's all for today. My name is Sir Eros. We will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? Okay. By hitting that subscribe button and hitting that share button. Share nyo to sa mga kaibigan nyo na gustong makadinig uli. Okay. At magamot ang kanilang tenga. And see you soon. Bye!